Dahil sa nakakatakot at nakakakilabot na injury na tumama kay Edda Kiwag, ay tara't balikan natin ang ilan sa mga worst injuries na nangyari sa PBA. Paano nga ba nila nakuha ang mga injuries na ito? At kamusta nga ba ang kanilang mga sarili after ng malalang pangyayari? Pero bago tayo magsimula mga kadribol, ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xBet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out, kaya register na sa 1xBet. Rookie season pa lang ni The Jet Jeffrey Carriazo ay nanganib na agad ang kanyang PBA career matapos patikimin ng bangis ni The Destroyer, Rudy Distrito. Open na para sa isang layup ay dahil hindi na nga mahabol para masupalpal ni Distrito si The Jet, ay dito na binangga ni Destroyer si Carriazo kung saan delikado itong lumagapak sa sahig. Nakakatakot man ay mabutit safe ang pagkakabagsak ni The Jet, pero dahil nga sa insidenteng ito ay pinatawan ng liga si Distrito ng lifetime ban. Inamin naman ni Jeffrey Carriazo na nagalit siya sa ginawa ni Distrito, pero nung nalaman niyang banned na ito sa liga, ay dito na nilet go ni The Jet ang sama ng loob na nararamdaman niya. Laban ng San Miguel kontra Pure Foods at matapos ang atakihin ni Skywalker Samboy Lim ang tatlong defenders, ay dito na nangyari ang nakakatakot nitong pagbagsak. Sa taas ng talon ni Samboy ay matapos tamaan sa ulo ni Jojo Lastimosa, ay dito na out of balance si Skywalker at bumagsak na una ang kanyang mukha. After ng insidenteng ito ay idiniretso na kaagad si Samboy Lim sa ospital, kung saan ilang araw din ito doong nagpagaling. Dahil one of the most loved PBA players, ay napakaraming ang nagdasal at pumunta pa mismo sa ospital. At ayon nga sa nabasa natin, ay pati mismo si Jolas ay bumisita din kay The Skywalker. Palakasan ng amats ng San Miguel at Gordon's Gin, ay dito na naganap ang nakakatakot na nangyari kay The Triggerman, Alan Kaidik. Habang kumukuha ng rebound ay nagkabanggaan si Kaidik at The Bull Nelson Asaitono, dahilan kaya bumagsak at tumama pa ang ulo ni Kaidik sa sahig. Kitang may iniinda at tila masusuka pa ay dito na nga nakita si Big J na may sinesenyas, pero nilinaw naman nito na sinasabi niya lang na dalhin na kaagad sa ospital si Kaidik. After magpalakas at magpagaling sa ospital ay nakabalik na din kaagad sa basketball court si The Triggerman. Pure Foods kontra Red Bull ay matapos makakuha ng offensive rebound ay bumagsak si Eugene Tejada na nabagsakan naman ni Mick Penisi. Kitang-kita nga sa reaksyon ni Tejada ang matinding sakit dahil sa natamong spinal injury. After ng insidenteng ito ay hindi na nga nakabalik pa sa PBA si Eugene Tejada at ilang taong rehab at therapy ang ginawa para makalakad uli. Taong 2006 pa nangyari ay hanggang ngayon ay hati pa din ang mga opinyon ng mga basketball fans, dahil may mga nagsasabing part of the game pero may mga nagigiit din na sadya ang nangyari. Ikaw kadribol, kaninong injury ang nasaksihan mo at may maidadagdag ka pa ba sa ating listahan?